الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آل عمران في آية 104 سورة آل عمران رقم الآية 104 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وأما حديثنا اليوم أو موضوع حديثنا اليوم تكون في حديث عن إمام الجعفر عليه السلام في قوله كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ang topic natin ngayon ay tungkol sa itong hadith na nanggagaling sa Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Sabi ng Imam Ja'far al-Sadiq ay kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Yan ang topic natin. Sabi ng Imam Ja'far al-Sadiq kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Ang kahulugan ng hadith na yun ay kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Yani, hayaan ang inyong sarili na magiging taga-hagubilin para sa Ahlul Bayt sa pamamagitan ng inyong magandang pag-ugali at hindi sa pamamagitan ng inyong mga dila. Kuno du'atan lana bigayri al-sinatikum. Yan ang topic natin. Kinuha sa hadith ng Imam Ja'far al-Sadiq. Sabi niya, gawin ninyo sa inyong sarili na isa kayo sa mga taong tagapaghagubilin para sa Ahlul Bayt. Lana. Sa pamagitan ng ating magandang pag-uugali. So, yun ang topic natin. At bago nating simulan, no, kumuha tayo muna ng ayat sa Suratul Ali Imran 104. Suratul Ali Imran chapter 3 yan ng Quran, verse 104. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yan ang Quran sa Surat Ali Imran, suporta sa hadith na pinalabas ng Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Suratul Ali Imran, verse 104.
Ano ang mawdu o kaya topic na gustong ipaliwanag ng Quran at ano ang kaugnayan para sa atin, no? Unang-una, itong ayat na ito ay naghihikayat sa mga tao na galing sa lipon ng mga tao, dapat magkakaroon sila ng isang grupo o kaya isang organisasyon kung saan ang obligation nila ay para aakayin ang mga tao gumawa ng ano ng mabubuting gawain. Itong ayat nito ay iyon ang gustong ipahiwatig sa atin na maliban sa bukod sa ating personal na obligation sa Allah, mayroon pa tayong obligation na iba na dapat gampanan ng bawat Muslim. At yun ang sinabi ng Allah, waltakum minkum. Umma ay isang grupo, no? Isang grupo, lipon ng mga Muslim, na ang gawain noon ay yaduna ilal khayri. Yani, sabi ng Allah, at mula sa inyong, yani, mula sa mga Muslim na may paniniwala sa Allah, ha? Dapat sabi niya, magkakaroon kayo ng ano, ng isang pangkat, ha? Waltakum minkum umma. Yun ang umma, nagrepresent siya ng isang pangkat. Anong gawain nila? Iyaduna ilal khayri. Ang gawain nila ay para aakayin ang alin ilal khayri. Yani, aakayin ang mga tao para sa kabutihan. Waya'muruna bil ma'ruf, at itatakubilin sa mga tao ang gawaing mabuti. Wayanhauna 'anil munkar, at ipagbabawal ang alin ang gawaing masama. So yun ang tatlong gawain ng isang pangkat na yan, no? At ang gumawa noon ay ano, wa ulaika humul muflihun. Ang gumawa ng ganung obligation, ha? Ang matatamo nila, ang gift na ibibigay sa kanila ng Allah ay ulaika humul muflihun. Yang mga tao na yan, yang mga grupo na yan ang magiging matagumpay sa kanilang buhay. Magiging matagumpay sa kanilang buhay. So itong ayat na ito ay naghihikayat sa atin na gumawa tayo ng isang grupo. Ito bukod sa ating obligation sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay ano, kung saan ay individually mayroon tayong sariling ano obligation sa Diyos. Siguro mayroon sa ating magtatanong, no? Sa baka papasok sa ating isipan, hindi naman ako ministeryo, no? Hindi naman ako ministeryo upang sa ganun ay payuhan ko ang mga tao gumawa ng kabutihan. Di ba? Kuminsan, sasabihin natin na hindi tayo ustaz o kaya hindi tayo scholar o hindi ito minister, ha? Para ano? Para magbigay ng payo sa mga tao na pigilin na hindi gumawa ng ano? Gumawa ng kasamaan. Ibig sabihin ba noon, sabihin natin na baka sabihin natin, no? Gusto ba nating manghimasok sa ano, sa individual na ano ng tao? Di ba? Kuminsan darating sa ating isipan ang ganoong pag-iisip. Baka sabihin natin dahil ang ayat na 'yon, ang verse na 'yan ay mag-iimbita ka ng tao, di ba? Ano ang gawin? Bakit mo iimbitahin? Saan mo iimbitahin? Ha? Para payuhan ng mabuti. Oh, ikaw huwag kang gumawa ng ganyan, masama 'yan. Ha? Merong anong sasabi ng mga tablig, no? Yung mga ano, yung mga grupo ng mga tablig ngayon. Sabi niya, balligol aya walaw kana balligo anni walaw ayatan. Sabi daw ng Rasulullah, sabi ng mga tao, no? Balligo, yani iparating mo sa mga tao, ha? Ang nalalaman mo kahit isang verse lang ng Quran. Yan ang prinsipyo na ano ng mga yung naglilipot sa mga masajid, di ba? Kuminsan bit-bit nila ang kanilang ano, yung mga
ano yung mga kasangkapan pang ano pang ano yan pagkain bit-bit nilang bigas kung saan doon sila gumagawa ng ano sa mga masjid, di ba? So ang prinsipyo noon ay okay, dahil nagsabi ang Diyos sa surat ano yan Ali Imran, "Wal takum minkum," dapat magkakaroon kayo sa inyong mga lipi, sa inyong mga ano grupo, magkakaroon kayo ng ano grupo. Ano ang gawain noon? Yad'una ilal khair, para ano manawagan kayo sa mga tao ng ano gumawa ng kabutihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, at ano ihabilin sa kanila na ang mabuti, ang kabutihan ay wajib sa mga tao at ito ang gantimpala. Oo, bits totoo rin naman, di ba? At malaki ang ano noon, ang gantimpala sa mga tao na yun dahil sila ang successful, magiging matagumpay ang kanilang buhay, ha, dito man sa mundo at saka sa kabilang buhay. Ulaika humul muflihun. Allah ang nagsabi noon at ang sinabi ng Rasulullah, sabi niya, kung sino man ang bibitiwan nila, kung sino man ang bibitiwan nila ang ganitong gawain, obligation, bukod sa kanilang individual, pansariling ano, pansariling gawain sa Allah, ha, mayroon silang ano, mayroon silang ibang ano, obligation sa komunidad, sa sarili nilang, sa kapwa nilang ano, sa kapatid nila ba, or kahit kanino man, na ano para manawagan o kaya hikayatin sila na gumawa ng kabutihan. Sabi ng Rasul, ang sinumang umiwas sa ganung trabaho, kung saan isang araw kayo ay maghihingi, magsusumamo kayo sa Allah, ha, hindi kayo tatanggapin at hindi kayo tutulungan ng Allah SWT. Dahil ano, dahil daw ano, kayo ay ano pinabayan ninyo ang ibang obligation. Dito nga kay dito nga nag-ano, dito nga pwede nating sabihin ang prayer, bakit ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ano pwede nating gawin na pagkatapos ng halimbawa Zuhur, gawin natin agad-agad ang ano, ang Asar, Salatul Asr. Dahil ang Islam ay hindi tinatakwil ang ibang obligation. Kung ikaw lang ang ikaw naniwala, sa'yo lang, ikaw lang ano. Unang-una, okay, hikayatin mong sarili na gumawa ng mabuti. Pero huwag mong ibig sabihin, hindi mo, huwag mong pamabayan ang ibang tao na, ha, kahit nakikita mo, ha, nasasaksihan mo kung anong ginagawa nila ay, ano, pinapabayan natin. Kung mangyari iyon, isang araw sabi niya, ang mga masasama ay magiging inyong mga leader. Ang masasama ang magkukontrol sa inyong komunidad. At totoo rin naman. Dahil pabaya, naging pabaya ang community natin, ang komunidad natin, pinabaya ng drugs, halimbawa, ha, malapit na nga malunod ang ha, ating ano, bayan sa kagagawan ng mga taong ano, may responsibilidad pero hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin. Diba? So sabi ng Imam Ali alayhis salam, isang araw ang mga tao na ganito ay itatakwil din sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano, babalik sa laban. Dahil, ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Ha? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinapaalala sa atin, sa sangkatauhan, na kayo ay para kayong traveler. Ha? Ngayon, nagta-travel na kayo, at isang araw, darating kayo sa, ano, sa inyong destination. Kung makakarating kayo doon, saan kayo darating? Pamulaki. Allah ang maratingan ninyo. So, ano ba? Pababayaan ba tayo ng Allah na hindi tayo anuhin? Kahapon ang topic natin ay ano? Yung paghatol sa kabilang buhay. Di ba? Paghahatol yun. Yung dapat sa lahat ng pagkakataon ay nakabantay tayo sa ating ano mga ginagawa. Nakabantay tayo sa ating sarili. At ngayon naman, sinabi ng Allah, dapat magkakaroon kayo ng isang grupo na ang tungkulin ay para manawagan para sa kabutihan. Eh ngayon, pwede nating sabihin, hindi ka nga ministeryo, oh, hindi ka nga sheikh, o hindi ka scholar ng Hausa or Islamic school or anuman. Pero alalahanin natin, no,
alalahanin natin, isa kang Muslim dahil tinanggap mo ang ano, tinanggap mo ang shahadat na yun, ashadu an la ilaha illallah, magsaksi ako ng buong kaluluwa na paninindigan ko at ipagtatanggol ko ang ano, ang relihiyon ng Islam at ang kaisahan ng Allah. Ganun man ang ibig sabihin ng kung magsasabi ka ng ashadu an la ilaha illallah. Yani isusumpa mo sa Allah na isa kang kasangkapan na para ano? Para matatag ang ano? Ang panindigan mo at ang panindigan ng ano? Ang aligin ng reliyon. Hindi kung halimbawa kung magsaksi ka na, halimbawa Muslim ka na ano? Ang responsibilidad mo, ang duty mo ay ano lang, ang tungkulin mo ay ano lang, mag-pray ka lang ng 5 times a day. It's not. Praying 5 times a day is just training you how to obey Allah and your leader. Dahil, ang ibig sabihin ng prayer ay hindi ka talaga pwedeng gumalaw kung hindi alinsunod sa ano? Sa ano? Rules ng ano? Ng sala na yun dahil ano? Magiging ano? Invalid. Ganun din, hindi ka dapat gagawa ng kasamaan na siyang ano? Ikakasama at magiging dahilan na ano? Mainhirap ka o kaya maalis ka sa tamang landas at itatakwil ka ng Islam, itatakwil ka ng Allah. Ganun lang yun. It is not just sabi natin mag-pray ka tapos wala na. No. Or halimbawa mag-fast ka or mag-fasting ka, no? Yun lang ang ano natin na gantimpala. No. Ha? Gusto rin ipahiwati sa atin ng Allah na mayroon kayong mga kapatid na hindi nakakakain sa ibang bansa, sa ibang bayan. Ha? Dapat maranasan mo rin na hindi sila kumakain, dapat ganun ka rin. Ha? Gusto lang ng Allah, ng Islam natin ay ano, i-train tayo ng ano, bilang isang disiplinaryong ano, Muslim, di ba? So, pero yung panawagan ba yan? Ang bilang propagator ng Islam, ha? Kinakailangan ba na dapat nagsasalita ka lang? Yani, gaya natin halimbawa, oo nga, kailangan na dapat mayroon kang kaalaman. Before you do that obligation, you have to know what is right and wrong, di ba? Dapat alamin mo kung nasasaan ang, saan mo ilalagay ang kabutihan at ilalagay saan naman ang kasamaan. Dapat you can distinguish between the two. Otherwise, baka ikaw pa ang ano? Hamalit. Kaya nga sinabi ng ng Imam Ja'far Sadiq, kunu du'atan lana bighairi alsinatikum. Yani, gawin ninyo ang inyong sarili na manawagan sa Islam para sa amin, yani Ahlul Bayt. Kunu du'atan lana. Lana yani para sa Ahlul Bayt. Dahil sila ang tagapagtanggol ng Islam after Rasulullah. Diba? Yani dahil sumunod tayo at tinanggap natin ang Ahlul Bayt bilang kapalit ng Rasulullah, ha? So sabi niya, kuno du'atan lana, pero hindi sa pamamagitan ng ating tongue, hindi sa pamamagitan ng ating dila. Dahil meron ding mga tao marurunong magsasalita, pero ano, hindi tugma sa ginagawa. Ha? Makikita mo kung ang ginagawa nila ay iba sa yung sinasalita nila. So sabi ng Imam Ja'far Sadiq, huwag ninyong gawin, ha? Marunong lang kayo sa pagsasalita, ha? Pero hindi ninyo ano, ibig sabihin doon, gawin ninyo ang sarili bilang modelo ng Islam. Kaya nga dito papasok, ha? Bilang isang Muslim, halimbawa ikaw, kulang ang kaalaman mo, pero isa kang babae na isang ano, ha? Masunurin, nakakumbong ka, nakahijab ka. Ha? Is it really ano, kailangan ba talaga na magsasalita ka? O kayo mga kapatid na babae, dapat maghijab din kayo gaya namin. Ha? Ganun ba yun? No. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq, sapat na naipakita natin sa kanila ang ano? Ha? Ang magandang pag-ugali. Mamaya inshallah, i-explain natin. Tataamaluna ma'annas, ha? Bisidqi. Yani kung makikihalibulo kayo sa mga tao,
Ha? Gawin ninyong ano, yung tunay na pagkabilo, alubilo, yun yung plastic. Ha? Yun yung plastic. Ipakita mo sa kanilang ano, yung ano, kagandang, yung magandang asal ng Islam. Sabi niya, ah, kung ganyan ang mga ano, yung naghihisab ka, subhanallah, sabi niya, maganda pa, ha? Ha? Magandang pag-ugali, ha? Munasib, yani, yung pagkahijab niya halimbawa ay nakapagbibigay pa ng kagandahan sa kanyang sarili. Oh. Diba? Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Imam Jafar, kunu duatan lana, gawin ninyo na kayo ay ano, kung manawagan kayo para sa amin, para sa Islam yan eh, ha? Bigay real sinatik. Hindi sa pamamagitan ng inyong ano, salita lamang. At dinugtungan ng Imam Jafar, waqala kunu lana, ha, duatan samitin. Ang ibig sabihin ng samit yani gaya ng imam, no, ang imam, kung narinig natin sa mga kapatid natin ahlus sunnah, ang sabi nila, ang imam daw yung Quran, di ba? Quran, okay, sabi ng ahlul bayt, sabi ng mga inaapo ng Rasulullah, ha, ang imam ay hindi ano, hindi yung Quran, dahil ang sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, surah As-Sajdah 24, waja'alna minhum a'immatan, ginawa namin galing sa mga tao, gumawa kami ng mga imam, leader, a'imma yani mga imam, no, galing sa mga tao. Ano ang gagawin ng mga imam na yan? Ha? Yahduna bi amrina. Magbibigay sila ng ano, gabay sa mga tao, ano, bi amrina, sa aming kautusan. Magbibigay ng gabay, paano ba 'yun? Yani magbibigay ng ano, ng patnubay, paano ba 'yun? O, tingnan natin, asan ang Quran? Ha? Ha? Ito halimbawa ang Quran, ilalagay natin diyan. Paano yung magbibigay sa iyo ng ano, ng patnubay? Kailangan basahin. Hindi yung mamili ang magsasalita, do, no? Sabihin mo naman na ang Quran, ang imam ay Quran. Mamaya inshallah makikita natin, no? Yahduna bi amrina. Ang kasunod ng ayah, yung 24 surah As-Sajdah, no? Surah As-Sajdah 24. Tingnan niyo 'yon, makikita niyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng imam. Okay? Yahduna bi amrina. Magbibigay sila ng guidance, ha, sa aming ano, bi amrina, sa aming kautusan. Sabi ng Allah. Bakit nagawa, bakit sila na elevate, ha, sa ganung posisyon? Bakit sila umabot? Bakit sila inappoint ng Allah bilang imam? Sabi ng Allah, ha, dahil lama sabaru. Dahil sila ay ano, matatag. Sila ay patient. Ha, meron silang sabar. Dahil ang sabi ng Allah, ha, ang mga taong may sabar, mayroong ano, may patient. Anong patient sa Tagalog? Yani mapasensya, ha? Matatag, ha? Ang mga tao na 'yon, sila ang talunan sa kabilang buhay and they are successful. Sila ang magiging tagumpay. Dahil ano, ang ibibigay sa kanila ng Allah, mamaya banggitin ko rin 'yon. No? So, yahduna bi lamma sabaru, dahil nagsabar sila, no? Wa kanu bi ayatina yuqinun. At ang katayuan ng mga imam na 'yan, ha? Sa aming kautusan, sa aming aya, sa aming talaan, sa aming talata sa Quran, ano? Yuqinun, yakin sila. Ha? Meron silang ano, yung tunay na ano, paniniwala. Hindi sila nagdadalawang isip, hindi sila nag-aalinlangan. So anong katangian 'yon? Anong katangian 'yon? Sino ang may katangian na ganun? Tao o kaya yung hindi tao? So ibig sabihin, very clear talaga na tao 'yon, 'di ba? Ang lama sabaro, hindi naman ibig sabihin na yung papel magsabar siya, ha? Mayroon siyang katangian na sabaro. Or wa kanu bi ayatina yuqinun, ha? Naniniwala siya sa ayat namin. Ang papel maniwala sa ayat? Hindi. Kaya nga, sabi ng Rasulullah, al-imamu imaman. Ang imam ay nabagi sa dalawa. Ha? Imamu samitin, imam na hindi nagsasalita, obvious, ano? Quran. Wa imamu
an-natiq, an-natiqin. Yan, yung imam na nagsasalita. Dalawang klase ang ano, nabahagi sa dalawa. Imam, samit, ibig sabihin ng samit ay ano, hindi siya kumikibo. Ha, hindi siya nagsasalita. At ang isa naman ay siya ang pangalawa, siya ay nagsasalita. Ibig sabihin doon, itong Quran, meron siyang dalawang karakteristik. Ay, meron siyang ano, ang imam pala ay may dalawang karakteristik na nagsasalita, obvious, referring to the Quran. And the other one is, ano, referring to a person. Diba? Ang referring to the Quran, yun ang guidance. Ha, referring to a person, yun ang, ano, the one who read the Quran and give, ano, good tidings to the people. Diba? Ganun yun. Ganun ang mangyayari. So, sinabi ng Allah, sinabi ng Imam Ja'far Sadiq, pwede tayo magtanong, yab na Rasulillah. Kasi sinabi rin dito, no? Waka kuno lana duatan sa amitin. Gawin ninyo na kayo ay ano, ay tagahagubilin, ha? Kayo ang mag-guide sa kanila. Pero samit sa pangitan na ano, hindi ka magsasalita. Ano ibig sabihin doon? Ipapakita mo lang ano, ang magandang asal, magandang pag-uugali. Diba? Ipapakita mo kanila na ang nakahijab pala ay ganon. Ang religious pala, no? Ha? Nandoon sa kanila ang ano, pakikitong ng mabuti. Yung pakikihalubilo mo sa mga tao ay dapat bisidqi. Yan eh, totoo. Ha? Totoo. Yan eh, walang plastic doon, wala. Yan eh, totoo talaga na makikipag-deal ka sa kanila. Anyway, you want to guide them. Gusto mong ano, patnubayan ang mga tao na yan. So, yun ang sinabi. So, sabi ng mga ano, kumpanyo ng Imam Ja'far Sadiq, faqalu yabna Rasulullah, o anak ng Rasul. Dahil ang mga imam ay ano, ang pagtawag nila ay anak ng Rasulullah. Kaya nad'u lakum wa nahnu samitun. Paano kayo mag-ano? Manawagan sa mga tao na kami ay hindi magsasalita. Oh. Kayo nga. Paano kayo, uutusan ko ngayon, kayo mga babae, dapat ano, manawagan kayo sa Islam, ha? Sa inyong kapwang babae na ano, samitin, na dapat hindi kayo magsasalita. Well, Ustaz, paano naman kayo manawagan sa, ha? Hikayatin namin, gumawa ng mabuti, ha? At ipagbabawas sa kanila ang kasamaan na hindi kayo magsasalita. Paano yun? Ha? Sino mag-answer? Ha? Signal? Oh. Sa ano sa sa luwa, kung mag-signal kay Sara ay isa yun sa kalam. Isa yun sa bahagi ng kalam. Yan, isa yun sa mga bahagi ng kalam. Ang ibig sabihin ng kalam, pagsasalita din. Bigyan na lang siya ng Quran, ng libro. Bigyan ng libro. Ha, tingnan natin ang answer ng Imam Ja'far Sadiq. Kay Yabna Rasulillah, kaypa nad'u lakum wa nahnu samitun? Paano kayo manawagan para sa inyo na hindi kayo magsasalita? Ano ang sagot ng Imam Ja'far? Qala ta'maluna bima amarnakum bihi. Ha? Gawin ninyo kung ano ang ipinapagawa namin sa inyo, inuutos namin sa inyo, ha? Amarnakum bihi minal amali bita'atillah. Yani, gagawin ninyo kung ano ang inuutos namin sa inyo. Ano yun ang inuutos? Minal amali bita'atillah. Na gumawa kayo ng ano? Bilang isang Muslim na masunurin sa Allah. Yan, lumalayo kayo sa masama. Ha? Minal amali bita'atillah wa tanahawna an ma'asillah. Ha? Lumayo kayo sa ano, sa ano, maasi, yung mga kinasusuklaman ng Allah Subhanahu wa Taala. Lumayo kayo sa kasamaan. Ikaw mismo, ha? Dahil inutusan ka ng Islam, gumawa ka ng kabutihan, gumawa ka ng prayer, mag-pray ka. Ibig sabihin noon, gaya ng kahapon, bantayan natin. Unang-unang ipabantayan natin sa ating sarili ay tingnan natin kung ginawa mo na ang ano, yung paraido Islam. Yung paraido,
yung mga pardo o kaya yung mga obligation na nararapat gawin ng isang Muslim. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq, ta'maluna bima amarnakum bihi minal amali bita'atillah wa tanahawna an ma'asillah. Yani gawin ninyo kung ano ang pinagagawa sa inyo ng Islam, ng Allah, na yun din ang hinihikayat namin sa inyo, gumawa kayo ng mabuti, ha? Wa tanahawna anil ma'asi. At lumayo kayo sa ano? Sa mga pinagbabawal ng Allah. Magsasalita ka, marunong ka, mashallah, marunong ka magbigay ng ano lectures. Pero ikaw mismo hindi mo ginagawa. Ikaw, paano naman yun? Yun ang ibig sabihin ng Imam Ja'far Sadiq. Gawin mo ang pinagawa kayo ng Allah, ha? At mismo ikaw ang lumayo sa ano yung hindi mabuti. Kung nakikita yun ng tao, ano ang gagawin nila? Ha, yan ang Islam. Ha? Tingnan mo ang karugtong noon, no? Watanahawna an ma'asilla, ha, wata'amaluna nas bisinqi wal adli. At makikihalubilo kayo sa mga tao, sa sangkatauhan, bisinqi. Natutuwa ang pagkikihalubilo ninyo. Ha? Pagkikitunghan ninyo ang mga tao, bisilqi, sa pamungitan ng ano katotohanan, ha, sa pamungitan ng pag-ugaling mabuti, wal adli, at bilang makatarungan. Hindi mo inaapi kung ano ang gusto mo sa sarili mo, yun din ang gusto mo sa kanya, ha. Hindi ka nagtatago sa kanya, hindi mo siya pinapit, hindi mo rin si ano tinataga sa likod, ha, di ba? Yata'amaluna bin nasi bisilqi wal adli wa tu'adduna al-amanata, at kung napagkatiwalaan kayo, pinagkatiwalaan kayo ng tao, tu'adduna al-amana, ha, yung pinagkatiwala sa inyo ay ibabalik ninyo sa kanila. Yan ibigay ninyo. Kung pinagkatiwalaan kayo ng mga tao ay ano, ibigay ninyo sa kanila ang nararapat. Dahil hindi yun sa iyo. That is ano, a trust. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. At gawin din ninyo na ano, ta'muruna bil ma'ruf. Yani, ipagbigay ninyo sa kanila ang kung ano ang magagandang gawain at ano naman ang magiging gantimpala noon, at palayuin ninyo siya sa ano, sa mga gawain na walang hindi makabuluhan. Ta'muruna bil ma'ruf, ha, wa tanhauna 'anil munkar. Tapos, ano ang sinabi ng Imam Ja'far al-Salik? Wala yattali'unan nasa minkum illa ala khairin. Ha? At huwag ninyong hayaan may madidiscover ang mga tao sa inyo na hindi mabuti. Ha? Huwag ninyong hayaan na madidiscover ng mga tao, ha, galing sa inyo, ha, na mabuti, na hindi mabuti. Huwag ninyong hayaan na may madidiscover sila sa inyo na masama, ha? Kundi anong gusto, ano ang gusto mangyari ng Parsadik? Lahat ng makikita nila, ha? Sa harapan man, sa likuran man, ha? Ha? Kundi ang mabubuti. Ala khairin. Huwag ninyong hayaan na mayroon pala kayong itinatago. Di ba? Fa'idha ra'u antum alayhi. Kung makikita ng mga tao, ha, yung nakahijab, yung nakakumbong, ay tunay na babae, tunay na ginagawa nila ang ano, yung pinag-utos ng Allah sa kanila, pinag-utos sa kanila ng Allah, at nilalayuan nila ang ano, matatakot lang sila kung nandoon ang kanilang husband, isa. Kung nandoon ang kanilang ustaz, dalawa. At kayo, mga tayong lahat, no, umuwi tayo, mga I am not, ano, kasi gusto ko rin ano, at least alam natin lahat, no? Because I held, at saka ako mismo ang naka-witness dito, no? Huwag natin hayaan na babalik tayo sa ating ano, kasi impression ng mga karamihan, kahit mga Arabo dito, sabi niya, Ustaz, magsasalita siya ng Arabic, yung mga nag-yumakap ng Islam, yan. Continue bang pag-research nila, nagtatanong ba yan sa iyo? Ha. Sabi ko, ang iba, yes. Ang iba naman, hindi. Ha. At sabi ko, ang iba naman, may nabalitaan na ako na ano, ha, nagbalik din. Ha.
ganang na istorya ko sa inyo nang kumakailan, di ba? Pag-uwi doon sa kwan, pumasok sa simbahan dahil wala na daw makain. Bakit pong Muslim yan? Wala ba? Di ba? Reason lang yun, no? So yun. So, sabi ng Imam Ja'far al-Sayyid, ano yan? فَإِذَا رَأُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ عَلِمُوا أَفْضَلْ مَا عِنْدَنَا فَتَنَازَعُوا إِلَيْنَا. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhis salam, ang gusto kong sabihin na takuno lana sa amitin, duatan lana sa amitin, gawin ninyo na ano, manawagan kayo sa amin para sa amin, yani para sa Islam, ha? Sa amitin na hindi kayo nagsasalita, hindi pa, sa pamungitan ng inyong dila, ha? Ang ibig sabihin ng Imam Ja'far Sadiq alayhis salam, yani kung pinagkatiwalaan kayo, ano, ibigay ninyo, ha? Kung makikitungo kayo sa mga tao ay tutuwang pagkikitungo ninyo. Ha? Walang dayaan, walang underground, no? At ano, makatarungan, dapat makatarungan kayo. Dahil ang mga sabi ng Rasulullah, ang pinakatalunan na tao, yung mayroon na siyang kaibigan dito sa mundong ito at nawala pa. At yung kakaunti lang ang kaibigan niya, no? Ilang taon ka rito? 50 years ka nandito, pero mag-isa lang ang naging kaibigan, dalawa lang. Nano pa? Nakawala pa. Ha? Nakawala pa. Yan hindi mo ano hinalagaan mabuti. Mayroon ka man makukuha o wala, ano basta gawin mo ang ano bilang obligation mo yon, bilang isang kaibigan, no? So sabi ng Imam Ja'far, "Idha ra'aw ma antum 'alayhi, kung totoo kayo na ginagawa ninyo ang ano ang katuruan ng Allah, ha? At nandoon sa makikita yan nandoon sa inyong sarili, ha? Ano ang sasabihin nila, ha? Yan sabi nila ang ano katuruan ng Ja'fariyon. Ha? Yan sabi, wala silang masasabi. Sabi niya dahil ganyan yan, ang nakakumbong na mabuti, ha? Hindi nakikita ang figure ng katawan, hindi passion. Ha, hindi passion. Ang passion alam natin, no? Nag-hijab ka nga, pero sexy naman. Makikita natin nga sa Pilipinas. Doon sa amin sa Zamboanga, subhanallah, ang dami. Ha? Uso pa ngayon yung ano, yung ma-ano, yung ano, anong tawag doon? Yung, ha? Yung, ano yan? Ngayon ko, kayong nakakalam dyan. Di ba? Naging uso, subhanallah. Nung isang araw, subhanallah, siguro na, ano, naka, lumingon yung babae, doon sa Zamboanga, kasi may kasama ako. Sabi niya, ustaz, kung ganyan lang, sabi niya, sa tausog, no? Kung ganyan lang, sabi niya, sana tanggalin mo na yung ano. Lumingon yung ano yung babae, siguro narinig na, malakas kasi. Siguro, yan ano yun, intentional yung ginawa niya, kaibigan ko, dalawa kami. Hindi lang isa. So, nagiging fashion yan. Fashion. Di ba? Style daw. Okay. Style ko mo. So, so, sabi ng Imam Ja'far Sadiq, فَلْتَكُنْ دُعَاتًا حَكِيكِيِّنَّ لِلْحَقِّ الْمُتَمَثِّلُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. Yani, gawin ninyo na totoo yung ano. Kahit hindi kayo nagsasalita, ipakita lang sa kanila ang kung nakakumbong ka, nakahijab ka, ay isa kang babaeng ano, totoo. Isa kang babaeng totoo. Isang babaeng totoo. Ha? Kahit nasaan ka man, nasaan ka man. Kahit mag-isa ka man, dapat you must be proud na isa kang nakaano, muhajabol, ha? Muhajab, isa kang babaeng ano, na religious. Yung religiosity, nandoon pa rin sa iyo. Kahit nandoon ka sa puro mga Kristiyan. Alam ko naman, mahirap yun, di ba? Alam ko mahirap din yun. Pero hindi yung mahirap kung Allah ang ano natin. Dapat malakas ang kapit natin sa Allah. Matatag ang paniniwala natin. Dahil sinabi mismo ng Allah, huwag kayong mag-alaala at huwag kayong mag-alinlangan. Dahil, ha? Dahil ang Islam ay ano? Ano? Will destroy and will, ano? Anong tawag doon? Mangingibabaw ang katuruan ng Islam sa lahat ng religion. Yung religion peke. Yung religion peke ay mangingibabaw ang katuruan ng Islam.
Lahat ngayon sa mundo ay darating ang katuruan ng Islam. Lalong-lalo sa Pilipinas. Hindi lang ninyo alam dahil nandito kami, kayo. Doon sa amin, halos araw-araw may nagbabalik Islam. May bumabalik sa Islam. Mayroon. Muslim man yung Muslim na gaya, ano? Pati yung Christian, ganun din. Dahil ang daming pari, pastor, pumupunta doon sa madrasa natin, sa Zamboanga. Ah, yung mga estudante sa, yung mga grade 11, grade 10, grade 10, grade 11, ha? Sa Ateneo, sa Claret, ha? Ang daming pumupunta, dinadala ng mga pari. Tapos, nagiging masaya sila dahil iba raw ang pakikitungo namin, ha, natin, sa ibang ano, sa ibang madrasa sa kanila, o iba talaga sa kanila. Bakit ba? Ano ba kayo? Ha? You see? So, sa in that case, nakikita lang nila, iba kayo, no? Iba. Pero wala kami sinasabi na ito ay ano. The time na sila nagtatanong, ayun na. Yani kunula na duatan samitin, yani ibig sabihin noon na hindi ka sasalita, gawin mo ang nararapat mong gawin bilang ano, tungkulin mo sa Allah na ikaw mismo, at lumayo ka sa ano, sa mga temptation. Layuan mo yun at magiging isa ka ng ano, mubalik o kaya propagator ng Islam. Hindi kailangan marami kang nalalaman. Ang nalalaman na natutunan mo ngayon, ha, isagawa ng sarili. Ipakita yun. Believe me, maniwala kayo, no? Kung gagawin natin yun ang bilang isang yani isang babaeng Muslim, lalong-lalo na ngayon, bukas ang ano, ang birth anniversary ng Fatima Tuzahra, inshallah. Bukas yun may lecture ngayon. Wala, bukas pa. Mayroong galing sa Basilan. 40 katao galing sa Basilan, pumunta sa Zamboanga doon sa Sotelville ngayon. Tumawag sa akin ang mga kapatid kung saan daw kukuha ng dahil naghingi ng ano, tulong. Dahil ng tulong ng pang-gasolina daw. Sabi ko, wow, nandito ako sa Kuwait. Ano, umabot pa rin ng text. Ha? 40 katao ang darating from Tuburan, yung lugar ng mga kapusahiyam. May digman nga ngayon sa Basilan, sa Kasulo, no? Ang daming namatay. Pero nasa ano yun, nasa bukid yun, hindi sa city. Bukas darating sila, nandun na nga ngayon, bunumating na, dahil magsisimula ang kuwan ng 1 o'clock. So kung alis sila ng ano, bukas pa, hindi sila makakaabot ng ano, ng seminar na yun, o kaya celebration. Inshallah. Baka ipakita ko sa inyo bukas ang picture. Huwag mong ipapadala nila. So, yun ang ibig sabihin ng Imam Ja'far Sadiq alayhis salam. So, kinakailangan natin na bilang isang Muslim, ha? Bilang isang Muslim, kailangan natin meron tayong connection sa mujtama, komunidad. At meron ding tayong connection sa ano, sa pagitan ng ano, ng mga tao, no? Our society, at saka kahit ano, yung ano, individual relationship, ha? Hindi yung kailangan, halimbawa, dapat ustaz ka na. Ha? Ustaz ka na or isa kang teacher sa ano. Hindi kailangan. Ang kailangan lang natin ngayon bilang isang serious ano, Muslim, at ginagawa mo ang nararapat. Huwag mong kahit isang wakto lang or isang ano, yung katuro. Isang wajibat o kaya yung obligation ng Allah, hanggat makakaya natin ay kayanin natin yun. Di ba? Paano naman, hindi kayo marunong, hindi tayo marunong halimbawa. Yes, kailangan nga, ang kinakaingan sabi ng Rasulullah, dapat mag-aral kayo muna. Alamin kung saan ang mabuti at saka ano ang masama. So, sabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, unang-una sabi niya, kung gusto mong maging isa kang mubalig, dahil ang sinabi roon ay isa kang maging isa kang gabay, magiging ano ka, propagator ka ng Islam, no? So sabi ng Rasulullah, unang-una na gawin natin ay alayka bitakwallah. Unang-una na dapat isa kang matakutin sa Diyos. Ha? Alayka bitakwallah, dapat bilang matakutin ka sa Allah. Walwara.
Walwara, ibig sabihin ng wara, yani halagaan mo ang ano, ang ginawa mong mabuti. Huwag mong hayaan na ano, magiging invalid 'yon sa gagawa ng ano, sa paggawa mo ng ibang ano, gawain na magiging ano, magiging hadlang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magiging dahilan na masisira ang iyong ano, paniniwala sa Allah. At takwa wal wara, may ano, may isa kang matakutin sa Allah, at dapat alagaan mo yung ano, yung ano, yung ginawa mong mabuti. Wal istihad, at dapat ano ka, dapat masikapin ka. Magsikap ka, magsikap tayong lahat para ano, magiging isa tayong matatag na Muslim. Ha? Wal istihad wa sidqul hadith. At kung tayo ay magsasalita ay yung totoo. Ha, walang exaggeration. Yani walang ano, yung ano, yung hindi malabis, walang malabis na, hindi tayo nagmamalabis. Walang exaggerate. Ang sinasabi natin sa isang tao na hindi pala si ano, wala siya sa katangian na yun. Ha? So kinakasira yun ng ano, ng ating connection sa Allah. Wa ada ilamana, nasabi na natin kanina, dapat kung pinagkatiwalaan ka, dapat ano, ibalik mo sa kanya ang pagtitiwala na yun. Wa husnul khuluq, at dapat ayusin natin mabuti ang ating ano yung khuluq, ano, akhlak, yani pag-ugali. Ha, ayusin natin ating ugali, ha? Dahil ang ugali na yan, yan ang ano, magiging basihan na isa kang ano, ang katuruan na isinagagawa mo ngayon, ang katuruan na nakukuha mo yan, natutunan mo ngayon, ay ano, isang katuruan na ano, nanggagaling sa source talaga ng Islam. Yan eh, ng Quran at saka galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul jiwar, at magiging isa kang ano, isa kang mabuting ano, kapitbahay. Isa kang mabuting kapitbahay. Christian man at saka hindi Kristiyano o Muslim. Dapat isa kang mabuting kapitbahay. Wa kunu du'atan ila anfusikum, ha bil khairi. Yani bigairi asinatikum. Yani unang-una, before ka ano, manawagan sa isla, sa ano, sa ibang tao, ano, i-repair mo muna ang ano, i-reform mo muna ang iyong sarili. Paano? Hindi kailangan dapat ka nakaganyan ka lang. Hindi ka magsasalita. Ha? Hindi. Ha? Ipakita mo lang na isa kang mabuting tao, matulungin at tasamo. Yan eh, mapasensya. Ha? Considerate. At mapasensya ka. Ha? Dahil isa yung test, isa yung ano, pagsubok. Ha? Dahil kung sino man ang papasok sa ano na yan, sa tarik na yan, sa daan na yan, ay talagang susubukan ng Diyos. Lalong-lalo lang mga bagong yakap sa Islam. Ha? Dahil hindi pa tayo matatag, walang pa ang ating natutunan sa Islam, siyempre ano, ano yung katalaga, yung pain na yun, ha? Sabi ng Satan, huwag kang lumuan, hindi dito sa amin, ha? Dati maligaya rito, di ba? Wakuno lana, wakuno duatan ila anfusikum bi ghairi arsinatikum, wakuno rab zayyinan lana. Gawin ninyo ang inyong sarili zayyinan. Anong zayyin? Yani decoration. Yani gawin ninyo na isa kayong Muslim na magbibigay ng liwanag sa ibang tao. Dahil sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng magandang pag-ugali. Dahil sa pamamagitan ng pagmagandang pag-uugali na yan, ha, diyan mahihikayat ang tao. Pupunta yan sa iyo. Bakit kayo ganyan? Bakit ibang nalalaman na iba kayo sa kanila? Ha, yun ang pagkakataon. Gaya, nangyayari talaga yan. Ako ilang beses na ako natanong ganyan. Ilang beses na. Bakit sabi ng ustas, iba kayo sa kanila? Sabi, bakit, ano ang pinagkaiba namin? Lalaki ba? Matangkad ba? Ano? Sabi na hindi. Ha? See? So, sabi ng Imam Ja'far, wa kunu zayyinan lana. Zayyin yani yung ano, anong tawag sin zayyin? Yani bila magiging decoration kayo, ha? Anong zayyin sa Tagalog? Palamuti, ha? Isa kayong palamuti, isa kayong model, no? Isa kayong halimbawa, ha? Isa kayong halimbawa. Wala takuno alayna, ha? Shayna. Huwag ninyong gagawin na isa kayong ano, magiging ano yan,
anong tawag doon, magiging dahilan pa kayo ng ikakasira ng reliyon. Wala takuno alayna shayna. Huwag ninyong gawin na ano kayo pa ang magiging dahilan. Na, you are claiming to Messiah, ha? Or followers ng Rasulullah, pero ha? Ikaw mismo ang sumisira ng ano ng reliyon na yan. Ang kailangan ng Islam, ang kailangan ng imam, ng Rasulullah at sa mga imam, ha? Sa pamamagitan ng magandang pag-ugali na yan, tao mismo ang mag-judge sa iyo, ha? Sasabihin nila, dahil sila yan ganyan, dahil Ja'fari yun. Ha, Ja'fari yun, ibig sabihin, imami yun. Yani dahil mga sila ay sumusunod sa ano katuruan ng ano ng Ahlul Bayt ng Rasulullah. Sapat na yun kung sasabihin nila dahil Ja'fari yun sila, ibig sabihin doon, ano, magandang halimbawa yun. So, yun ang sinabi ng Imam Ja'far Sadiq at yun ang topic natin ngayon, no? Kuno duatan lana bigayri alsinatikum. Gawin ninyo, ha? Hayaan ninyo ang inyong sarili na magiging ano, tagahagubilin, tapaghagubilin ng ano ng kabutihan at tagapagbawa ng ano kasamaan. Pero hindi sa pangitan ng ano ng dila. Hindi sa pangitan ng dila. Bigayri alsinatikum. Hindi sa pangitan ng dila. Pangitan ng ano ng magandang ano halimbawa, ha, magandang halimbawa bilang at nandiyan sa sarili natin at sasabihin nila dahil siya sila ngayon at sasabihin ko sa inyo ano ba ang siya, ha, yun ang last topic dahil sina, ang topic natin ay kuno lana yani gawin ninyo na isa kayong decor o kaya isa kayong ano halimbawa namin mutamathilu li ahli bayti. Yani kayo ang mag-represent, representative kayo ng ahlul bayt. Kaya nga sinabi ng tao, ha, dahil sila yan ganyan, maganda ang kanilang pagkumbong, ang paghijab, hindi nakikita ang kanilang figure, ha, kaya nga kung mag-pray tayo, hindi yung pag-pray ng babae gaya ng lalaki, nakaganyan lang, hindi yung itong kamay ng babae naka-ano sa tuhod, hindi, dito sa ha? Pagitan ng ano? Bakit ganun? Para hindi makikita ang posture ng lalaki, mga babae. Dahil hinahalagaan talaga ng Islam. Bakit ganun ang paghalaga ng Islam sa mga babae? Dahil kayo ang between ng Islam. Dahil kayo ang stars ng Islam. Dahil sa pamamagitan ninyo ay ano? Sa pamamagitan ng Hazrat Fatima az-Zahra, ha? Nanatili ang Islam, inabutan natin hanggang ngayon. 'Di ba? It is because of Fatima az-Zahra. Kung walang Fatima az-Zahra, walang imam ngayon at walang Islam, wala na, wala tayo, hindi tayo maabot. Siguro nandun tayo sa hangin ngayon. Ha? Pero dahil sa babae, it is because of Fatima az-Zahra. Kayo 'yun. Kayo 'yun. Ha? Kaya nga ano ba ang Shia talaga? Ha? Ano ang Shia? Sino ang magsasabi sa atin? 5 minutes lang 'yun. Okay? Ano ang siya? Ang sa Surat As-Saffat, anong ayat 'yon sa Surat As-Saffat? Sa Surat As-Saffat 83, no? 83 sa Surat As-Saffat. Dahil mayroon din nagtanong sa akin na ano daw ano ang pinagkaibahan, no? So Surat As-Saffat, ang sinabi ng Diyos, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Okay? Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Surat As-Saffat, Saffat. Ha? 83. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Isa 'yon. Sa Suratul Qasas number 15. Mamaya na ibigyan ko lang ng ano. Suratul Qasas ayat ano yan? Verse 15. Anong sinabi ng Diyos? Tungkol sa Nabila Musa at saka Firaun. Followers ng Musa at saka followers ni Firaun. Sabi ng Allah, Pawajada piha rajulaini yaktatilan. Hada min shi'atihi wa hada min aduwihi. Isa yun. Suratul Qasas 15. Verse 15. Is pangalawa yun. Ang pangatlo, Suratul Sabah. Surat As-Saba, verse 54.
Verse 54, ang sinabi ng Diyos, Wahila bainahum wa baina ma yastahuna kama pu'ilu bi asya'ihim yani kalimasiya kama pu'ilu bi asya'ihim min qablu innahum kanu fi shakkin murib. Surah Saba 54, okay? Surah Saffat 83, Surah Al-Qasas 15, Surah Saba 54. Ang ginamit sa Surah Ibrahim, Surah Saffat, ang ginamit wa inna min shi'atihi la Ibrahim, okay? Katotohanan. Ha? Ang katotohanan ang siya ni Nabiullah Nuh ay si Nabiullah Ibrahim alayhis salam. Ano ang siya? Sabi ng ng lugha, La Ibrahim, siyati La Ibrahim, yani, ha? Wa inna min siyatihi, wa yani, min ahli dinihi. Yani, ang Nabiullah Ibrahim ay ano? Ha? Min ahli dinihi, ay kasali sa ano? Sa mga tao na sumunod sa din ng ano ng Nabiullah Nuh. Ha? Min ahli dinihi, yani siyatihi, yani min ahli dinihi. Yani ang Shia, yung mga tao na sumunod sa din ni Nabiullah Nuh, na is Ibrahim. Ano ang Nabiullah Nuh? Yani Islam. Ano si Nabiullah Ibrahim? Yani Muslim, Islam din. Okay, yun ang isa. Ang pangalawang meaning ay min ahli dinihi, ha? Wa millatihi. Ha? Min ahli dini wa millatihi. Okay? Yan ibig sabihin doon, ang milla, ang umat ng Nuh ay, ang umat ng Ibrahim ay kagaya rin ng umat ng Nabiullah Nuh. So ibig sabihin, ang siya, yan milla. Yan umma. Yan din. Okay? Yan ang surat Saffat. Dito sa Quran, dito sa Qasas 15, dalawang tao, sabi niya, sa panahon na pumasok si Nabiullah Musa sa ano sa isang ano lungsod. Sa panahon na ang mga tao ay ano, wala. Yani nag sa resting time ng mga tao. Mayroon siyang natagpuan na dalawang tao na nagkikipaglaban, yaktatilan, nagkikipaglaban. At sabi ng Allah, hada min shi'atihi. Yani hada min dinihi. Yani min atba'i Musa. Siya ay ano, galing sa mga followers ni Musa. Followers ng din ni Musa. Wahada min aduhi. At yan, ito naman ay galing sa grupo ni Firaun. So, ano ang ibig sabihin ng siya doon? Yan din, ha? Religion, o kaya ano? Followers. So, yung dalawang sura ay magkapareho yun. Di ba? Ano ang pangatlo? Surah Saba. Yung sinabi ng Allah, sa isang ano na yan, sa milla na yan, sa kapanahunan ng mga tao na yan, kama poilu bi asyaihim, ha, ay sumasama sila sa rais, yani sa leader ng kanilang grupo. Sumasama sila, sumusunod sila sa rais ng leader ng kanilang grupo. Ibig sabihin ng Shia dito, asyaihim, yani plural yan ng Shia, yani mga taong sumusunod, nagkaroon sila ng ano, ng isang kasunduan at sumunod ang mga tao sa pinagkasunduan na yon. So dahil dito sa ano, sa ayat na ito, ano ang nagiging meaning ng Shia? Ang ibig sabihin ng Shia, yung mga taong, ha, nagiging ano, yung stone supporters, o kaya yung matatag na ano, supporters ng isang grupo at nagmamahal sa kanya. Ha? Nagiging ano siya, ano yan, tabi'uhu, yani sumunod sa kanya, ha, wa ansaruhu, at ano,
tumulong sa kanya. Yun. Ibig sabihin, kung meron nauna sa kanya, susunod yun sa kung ano ang reliyon nila. So, ibig sabihin, isa lang ang ano ang kahulugan doon. Ang Shia ay Muslim. Followers. At ano ang Shia? Nagmamahal sa... Dito nga lumabas ang pangalan na Shia to Aliyan. Dahil nagmahal sila sa Imam Ali after Rasulullah at sumunod sila sa Imam Ali after Rasulullah. So, sinabi nila Shia to Aliyan. Pero masama ba ang sinabi? Gaya nga nang may nakipag-ano debate sa isang kapatid natin, sabi niya, huwag kayo, mag-ingat kayo sa mga Shia dahil sila ng pinakamasamang tao. Mas masama pa sila sa Nasrani. Sabi ko sa kanya, i-text mo yan. I-text mo itong ayat. So sabi niya, sa unang-una, sabi ng tuwain ng kapatid natin, sino ba ang masama ngayon? Sino ba ang nagkamali? Ikaw o kay itong hadis? Yung hadis na pinalabas. Pangalawa, hindi rin na gano'n, hindi rin na, ano, parang hindi rin na na-satisfied. Anong pangalawa? Sabi ko, itong tatlong ayat, itong tatlong verse, ano sa kanya. Tapos sinabi niya, sino ba ang nagkamali ngayon? Ha? Ikaw o Diyos ang nagsabi na masama ang Diyos? Hindi na kumibo hanggang ngayon. Hindi sumagot sa text. Sa ano, sa WhatsApp yun. Ano yan, sa FB yun. FB. So, sino ang masama ngayon? Kung masama ang Shia, bakit ginawa ng Allah SWT? Ginamit ang kalima Shia na ang Ibrahim ay sumunod sa kasamaan ni Nuh. Ganun ba yun? Ha? Ibig sabihin, kung ikaw ay followers ng Rasul, ng mga propeta, ibig sabihin ng Shia, followers sila ng mga propeta. Kinontinue nila yun, followers ng mga imam. Ha? Yung mga masunuring Muslim, tunay na Muslim na sumusunod talaga sa ano sa katuruan ng Islam. So ibig sabihin doon yung mga Shia na ngayon, yung mga Shia ngayon ay yun din ang mga Ahlus Sunnah. Walang iba, walang pinagkaibahan yun. Yun din ang tunay na Ahlus Sunnah. Yung Ahlus Sunnah ngayon, Muslim din sila, ha? Pero hindi nila mahal ang Rasulullah. I mean, hindi nila mahal ang Ahlul Bait ng Rasulullah. Ha? Hindi nila mahal. So yung Shia ngayon, hindi yung ibang grupo at hindi ding ibang reliyon. Dinagdagan lang nila ang kanilang kaalaman. Ha? Dinagdagan lang nila ang kaalaman ng Ahlus Sunnah. Noon Ahlus Sunnah rin ako, ngayon Ahlus Sunnah pa rin ako. Dahil ha, dumami ngayon, naragdagan pa ang ang kaalaman ko, ha? Noon ako hindi nagmamahal sa Ahlul Bait, ngayon nagmamahal ako sa Ahlul Bait. Yan, dinagdagan ko lang ang ilmo na yun. Ha? At pinilit ko isa akong urgo, yan isa akong modelo, ha, sa na bilang representative ng Ahlul Bait in their absence. Di ba ganun lang yun? So walang pinagkaibahan. Kung sumama ka sa isang grupo, ha, at dapat loyal ka sa kanya at alamin mo kung sino siya. Meron ba siya sa Quran? Meron bang konektado sa Quran yan o hadis? Kung meron, dahil mag-ingat tayo, ang responsible sa kabilang buhay ay hindi sino man, ikaw mismo. So inshallah, hanggang dito na lamang inshallah, at sana magiging tunay na Muslim tayo at makukuha natin ang syafa'a ng Fatimatuz Zahra salamullah alayha. At huwag ninyo kaming kalimutan sa gabing ito. Bukas, inshallah, kahit mga 20 minutes lang, baka isingit natin, no? Sa itong topic nila, no? Topic nila, dahil hindi topic natin. Isingit natin ang fadail ng Hazrat Fatimatuz Zahra. Anyway, magbasa lang man kayo, no? Continue ng pagbabasa at nandyan naman ang alim na Google. Nandiyan naman ang eskola na Google. Tingnan lang doon, makikita niyo 'yan. Ha? Or nandiyan ang nandiyan din ang yung YouTube namin, no? 200 na lectures ko nandiyan. Mo lang, kahit hindi mo alam ang link, ha? I-type mo lang na yung meron ka na kanina ng laman ko, Sheikh Anwari Pilipini. Lumabas din ang lectures namin. Yung Anwari lang, no? Anwari lang. Anawari. O kung itatype Sheikh Abu Mahdi Anawari, marami lalabas yun. Ha?
Pero hindi yun ang tunay na link. Ang tunay na link ay www.tuhor.net. Nandun lahat ang mga www.tuhor.net. Lalabas na yun ang ano, ang lahat. O kung hindi ni-memorize yun, yun lang, memorize lang pangalan ko. Dahil may gift kayo sa akin. Eh baka isa pa at inshallah, maging guarantor kami sa inyo inshallah sa kabilang buhay. Inshallah. At huwag ninyo kami kalimutan. Hindi namin kayo kalimutan inshallah. Kasali kayo sa mga dua namin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.